Good morning guys and welcome sa isa na namang makabuluhang video yon. So ngayong araw ay magluluto tayo ng Spanish style sardines na ang gagamitin natin ay ito, bangos. So ayun guys, yung iba kasi hindi nila pinapatanggalan ng kaliskis. So ako naman ay napatanggalan ko dun sa nung bumili ako. And ito para mawala guys yung dugo-dugo nung bangos ay ibinabad ko siya sa asin na may tubig, yeah, brining yung tawag. So, yun nga, binabad ko siya ng 30 minutes and yun, nawala na yung mga dugo-dugo niya. And yun nga, ito yung ating pinaka-importanting ingredients, yung ating isda, yung bangos. Dahil, yun nga, sardinas yung ating lulutuin, diba? So, ano pa naman ang laman ng sardinas, kundi isda. So, yun. At ito yung ating mga iba pang ingredients. Itong carrots, ginawa ko lang siyang pabilog. Yeah. At may design. At saka buong bawang. At mayroon din tayong buong paminta. At of course, di mawawala yung mantika. So, ang ginawa ko guys, dahil mahal yung olive oil, bumili ako ng ito. Refined na coconut edible oil sa SM. So, kasi healthy pa naman 'to, 'di ba? Ayoko kasi nung yung nabibili lang sa palengke na mantika, kaya ito na lang coconut oil, healthy 'yan. So, of course, 'di mawawala yung ating 'yan, pressure cooker 'yan, dahil diyan natin lulutuin yung ating Spanish style na sardinas. So, ito binili ko 'to siya, guys, sa Lazada, nung nag 8-8 or nung sale sila. So, tingnan nyo guys. So, medyo okay naman siya. First time kong gagamit ngayon ng pressure cooker. Dahil ito, napabili ako dito. Dahil nung nagluto ako ng nilagang baka, medyo matagalan ako. Halos maubos yung gasol ko. Kaya ito, bumili na ako ng pressure cooker. Yan. So, matatry natin yan mamaya kung maganda nga ba yung performance ng ating pressure cooker. So, ala, magluto na tayo. Okay, so ayun na nga guys. Unang gagawin natin ay isasalansan natin yung ating carrots dito sa ating pressure cooker. Ang purpose naman ito guys ay para hindi dumikit yung ating isda. Ayan. Pero ito namang nabili kong pressure cooker is non-stick. So, hindi naman siya didikit. Pero, yun na. Para at least, sigurado tayo, di ba? So, yan. Sasalansan lang natin siya. At, lagay natin yung ating bawang. Ayan. Bawang, bawang, bawang. Matutunaw yan mamaya, guys. Kaya buo-buo lang yan. Kasi once na pressurize yan, matutunaw yan. So, ilagay na natin, guys, yung ating mga isda, ayan. Arrange lang natin siyang paganyan. Ayan. Paganyan. Arrange lang natin siya dyan. So, ayun. Arrange na natin. Ayan. Ubusin na natin itong isda natin. Ayan. So, actually guys, medyo maliit talaga yung nabili kong pressure cooker. So, I think hindi magkakasya dito pag magluluto ulit ako ng mga sinigang, di ba? Or mga nilaga, ang baka, parang ganun. So, yan. Yeah, ubusin na natin to. Yeah. So, ayun. Sunod natin ilalagay guys, yung ating buong paminta. Peppercorn. Yan. Yeah. Mga buong paminta. Yan. Yeah. Damihan na natin. Para mas lalong masarap. So, yung iba guys, nalagyan ng sili. Wala kasi ako nakuha ng pulang sili. So, yan. Pwede na yan. So, at lalagay din natin yung ating dahon ng laurel. Yan. Dahon ng laurel. Yan. Isasama-sama lang natin lahat yan. And, sunod naman yung ating mantika, yung ating coconut oil, ayan. Pwede kayong gumamit guys ng yung simpleng mantika, pero sa akin kasi gusto ko to, at least healthy.
Yan. Coconut oil, guys. So, yung laman nito, 250 ml, I think. Ah, 250 ml. So, hindi ko siya uubusin. Kasi lalagyan pa naman natin siya ng tubig. Yan. So, ayun na nga, guys. Nalagay na natin yung ating oil. And, sunod naman natin ilalagay yung ating konting asin. Yan. Yung asin. Kasi kanina, guys, sabi ko nga, naibabad ko na siya sa asin. So, malamang ma-init na yan or ma-alat na yan. And, of course, para mag- para mag-contrast yung ating lasa, lagyan natin ng kaunting kaunting suka. Ayan, suka yan, guys. Actually, guys, itong suka ko ay galing pang probinsya. Galing itong Cebu. Coconut vinegar yung ating nilagay. Mas mabango kasi, guys, yung coconut vinegar kaysa sa iba. And lagyan natin ng kaunting magic sarap. Yung iba naman kasi hindi nalalagyan ito. Pero sa akin naman, para at least. Kasi ito hindi na natin titimplayin, guys. Kasi mamaya, luto na to. So, hindi natin pwedeng magbukas-bukas pag naka-pressure cooker ka. Baka masabugan yung mukha mo. So, yun. Lagyan natin ng magic sarap. At ang panghuli, guys, ay ilalagay natin ng tubig. Yan. So, ako naman, hindi ko na siya tatakalin. Basta ma... yung tubig mo ay dapat lagpas dun sa level ng isda. Yan. Eh, pinakasikreto dyan. Kasi lulutuin mo siya ng 30 to 1 hour hanggang sa tuluyang malambot talaga pati yung tinik ng ating isda. So, ayun na, guys. Salam na natin to. Yan, takpan na natin. Yan, takpan na natin. So, makikita nyo, guys, may lock yung ating pressure cooker. Yan. Yan. So, yan. Yun yung pinakalock niya para hindi talaga sumingaw yung init. So, ayun nga, guys. Isalam na natin siya. Yan. At hayaan natin kumulo ng mga 30 to 45 minutes. Okay. Gusto na natin. So, balikan natin mamaya, guys. Okay, guys. So, ayun na nga. After halos isang oras na pagpapalambot ng ating Spanish-style sardines. Ito na. Moment of truth na, guys. Kung epektibo nga ba yung binili nating pressure cooker sa Lazada. Patay na natin yung ating apoy. Pinatay ko na, guys. And... of course, para hindi tayo masabugan ng ating pressure cooker, pasingawin natin dito. Ang init! Wait. Papasingawin lang natin dyan. Yan. Sorry, mainit. So, balikan ko kayo ulit mamaya. So, ayun na nga, guys. Napasingaw na natin yung ating pressure cooker. So, ito na yung kinalabasan ng ating nilutong Spanish-style na sardinas. So, yun. Try natin ilagay sa plato para makita nyo. So, ayun na nga, guys. Ipapakita ko sa inyo yung finished product natin. Ayan. So, ito na yung ating Spanish-style sardines. Yan. So, napakasarap nyo, guys. Pero, yung review ko, honest review ko dun sa binili na aking, binili kong pressure cooker ay, actually, hindi niya napalambot yung ating tinik. So, yun nga, guys. So, I think magbibili ulit ako ng mas malaking pressure cooker. So, hindi niya napalambot yung tinik nung bangos. So, dapat sa loob ng halos isang oras na pagpapakulo, pagpapalambot ng bangos, ay dapat kasama na yung tinik na lumambot. So, hindi siya nangyari. So, it's a no for me, itong acting pressure cooker. Pero magagamit naman natin siya, guys, sa ibang lutuin. Yan. So, ito na yung ating bangos. At magagamit naman natin yung ating pressure cooker
sa ibang lutuin dahil maganda naman siya, malambot, makapal tong ating nabili. Yung nga lang, hindi niya kaya magpalambot. So, sumisingaw yung init nang gagaling sa loob ng pressure cooker. So, yun lang guys. Salamat sa panunood and stay tuned sa marami pang videos na ilalabas natin.